Magandang araw! Kumusta mga bata? Okay ba kayo dyan? Ako, si Ma'am Eva Mariti Magdaso, ang inyong guro at kabanding sa araw na ito. Handa na ba kayong makinig sa ating aralin? Magaling! Upang magkaroon kayo ng ideya sa ating aralin, narito ang mga layunin na ating tatalakayin. Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan sa pamamagitan ng paggamit ng una, pangalawa, sumunod at panghuli. Nakasusulat ng talata na may sanhi at bunga. Nakasusulat ng balita na may huwaran, padron, balangkas ng wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ano ang ginagawa niyo bago pumasok sa paaralan? Mayroon ba kayong sinusunod na mga hakbang o paghahandang ginagawa? Kung ang sagot niyo ay opo, magaling! Kayo ay matatawag na batang organisado. Tulad ng aking kwentong ilalahad. Alamin natin ang mga hakbang na ginawa ni Yuan bago pumasok ng paaralan. Araw ng Lunes, unang araw ng klase, maagang nagising si Yuan at bumangon sa kanyang higaan dahil sabik na siyang pumasok sa paaralan. Kumain muna siya ng almusal at pagkatapos ay mabilis na naligo. Agad na rin siyang nagbihis ng kanyang bagong uniforme at nagsuot ng kanyang bagong sapatos. Nang makatapos na siyang gumayak, ay masigla na siyang pumasok sa paaralan. Narito ang mga litratong nagpapakita ng mga ginawa ni Yuan bago siya pumasok sa kanyang paaralan. Pagsunod-sunod rin ang mga ito batay sa kwentong inyong narinig. Para sa unang katanungan, ano ang unang ginawa ni Yuan pagkagising sa umaga? A. Bumangon. B. Kumain. C. Pumasok sa paaralan. D. Naligo. E. Nagbihis. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang i-type sa comment box ang tamang sagot. Magaling! Letter A ang tamang sagot. Bumangon. Ikalawang katanungan. Pagkatapos bumangon ni Yuan, ano ang sunod niyang ginawa? A. Bumangon. B. Kumain. C. Pumasok sa paaralan. D. Naligo. E. Nagbihis. Ano ang tamang sagot? Tama! B. Kumain. Ikatlong katanungan. Matapos kumain ni Yuan, ano ang sunod niyang ginawa? A. Bumangon. B. Kumain. C. Pumasok sa paaralan. D. Naligo. E. Nagbihis. Ang tamang sagot ay tama! B. Naligo. Ang huhusay niyo talaga. Ikaapat na katanungan. Matapos niyang maligo, ano kaya ang sunod niyang ginawa? A. Bumangon. B. Nagbihis. C. Pumasok sa paaralan. D. Naligo. E. Kumain. Ano ang tamang sagot? Magaling! B. Nagbihis. Very good! At para sa panghuling katanungan, ano ang kanyang huling ginawa? A. Bumangon. B. Kumain. C. Pumasok sa paaralan. D. Naligo.
nagbihis. Ang tamang sagot ay C, pumasok sa paaralan. Ngayong napagsunod-sunod niyo na ang ginawang paghahanda ni Yuan sa kanyang unang araw ng pagpasok sa paaralan, handa na ba kayong makinig sa aking kwento? Ngunit bago yan, hayaan niyo munang bigay ko sa inyo ang ilang panuntunan sa pakikinig. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, tumahimik at makinig ng mabuti. At pangatlo, sumunod sa patakaran ng may respeto. Tara, magbasa na tayo. Ang kwentong si Balot ay orihinal na isinulat ng inyong lingkod, ginang Eva Marie T. Magdaso. Si Balot ni Eva Marie T. Magdaso. Si Balot ay single tatay. Dahil siya ay biyudo na, Richard ang tunay niyang pangalan, pero binigyan siyang palayaw na Balot. Dahil noong maliit pa siya, ay nauntog ang kanyang ulo, dahilan para magkaroon siya ng malaking bukol sa ulo na kasing laki ng Balot. Si Balot ay isang gwardiya sa isang supermarket. Mayroon siyang tatlong anak na babae na nag-aaral na. Madaling araw pa lamang ay gising na si Balot para mag-init ng tubig na pangkape at pampaligo ng kanyang mga anak bago pumasok sa eskwela. Nagluluto rin siya ng kanyang almusal. Pagkatapos kumain, pinapaliguan na niya ang mga ito at binibihisan. Bago siya pumasok sa trabaho, ay hinahatid muna niya ang kanyang mga anak sa kanilang paaralan. Dahil natatakot siya na baka masagasaan ang mga ito sa kanilang pagtawid. Pagdating ng tanghali, ay nagpapaalam siya sa kanyang amo upang sunduin muli ang kanyang mga anak at ihatid sa kanilang bahay. Sa kanilang tahanan ay nakahanda na ang tanghalian ng mga bata sapagkat iniluto na niya ito kaninang umaga. Pagkatapos ng tanghalian ay babalik na si Balot sa kanyang trabaho at ihahabilin na lamang niya ang kanyang mga anak sa kanyang kapitbahay. Ito ang palagi ang ginagawa ni Balot sa araw-araw. Nagustuhan at naunawaan niyo ba ang kwentong aking ibinahagi? Kung gayon, handa na ba kayo sa mga katanungang aking ibibigay? Magaling! Mayroon, matapos niyo nga pakinggan ang kwentong piliin, piliin ang tamang sagot at i-type ito sa comment box. Tungkol saan ang kwentong inyong narinig? A. Tungkol kay Balot? B. Tungkol kay Nanay? C. Tungkol kay Penay? D. Tungkol kay Ate? Ang sagot ay A. Ikalawang tanong. Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng preparasyong ginagawa ni Balot pagkagising sa madaling araw? A. Nagpaligo, nagluto, nagpakain, naghatid. B. Nagluto, nagpakain, nagpaligo, naghatid. C. Naghatid, nagluto, nagpakain, nagpaligo. D. Nagpakain, nagluto, nagpaligo, naghatid. Ang tamang sagot ay B. Ikatlong tanong. Ano ang posibleng mangyari kung hindi niya ihahatid ang kanyang mga anak sa paaralan? A. Maaring dukutin ng masamang tao? B. Maaring magbulakbol ang kanyang mga anak?
C. Maaaring maligaw ang kanyang mga anak. D. Maaaring masagasaan ang kanyang mga anak. Ang tamang sagot ay D. At ang panghuling tanong, bakit siya tinawag na balot? A. Dahil gumagawa siya ng balot? B. Dahil nagkabukol siya sa ulo? C. Dahil nagtitinda siya ng balot? D. Dahil paborito niya ang balot? Ang tamang sagot ay B. Napakamasunurin yung bata sapagkat nakinig kayong mabuti sa kwento. Kaya nasagutan yung lahat ang aking mga katanungan. Alam niyo ba mga bata, madaling matukoy ang pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa pamamagitan ng mga salitang nagpapahiwatig tulad ng una, pangalawa, pangatlo, sumunod, at panghuli. Halimbawa, sa pagpasok sa mga establisimiento, may mga hakbang na dapat sundin. Una, itapat ang kamay sa temperature scanner. Pangalawa, i-log in ang QR code sa device ng guwardiya. Sumunod, ipa-check ang bag at iba pang kagamitan. Panghuli, magpunas ng alcohol o hand sanitizer. Masasabi kaagad natin ang sanhi ng isang pangyayari sapagkat ito ay tumutugon sa tanong na bakit naganap ito. Ito ang pinagmulan o dahilan ng pangyayari. Ang kinalabasan o resulta ng pangyayari ay ang bunga. Tandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay nauuna ang sanhi sa bunga sa pagpapahayag ng mga ito sa mga pangusap. Halimbawa, ang pagputok ng bulkang Taal ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga tao. Sanhi, pagputok ng bulkang Taal. Bunga, nagdulot ng takot at pangamba sa mga tao. Sa pagsulat ng talata tungkol sa isang paksa, mahalagang angkupan ito ng mga pangyayaring may ugnayang sanhi at bunga upang maging malinaw at malaman ang nilalaman ng talata. Dito iikot ang nilalaman ng talata upang maging makahulugan ang pagtalakay. Ang isang halimbawa ko rito ay ang aking inilahad na kwento. Paano isusulat ang talatang naglalahad ng pangyayaring may sanhi at bunga? Una, tiyakin ang mga pangyayaring nagaganap. Pangalawa, itala ang mga sanhi nito. Pangatlo, itala ang mga naging bunga ng mga ito. Pang-apat, ipabasa ang naisulat at kunin ang naging reaksyon nito. Ang bawat balita ay ulat o impormasyon hinggil sa mga pangyayari sa paligid. Ito ay isinusulat araw-araw. Dahil marami ang mga pangyayaring nagaganap sa paligid, nararapat lamang na ang balitang isusulat ay may kalinawan at katiyakan. Ang isang balita ay maaaring sumagot sa anim na pahiwatig. Una, ano? Itinatampok ang pinakamahalagang pangyayari. Alawa, sino? Tinutukoy ang isang tanyag o kilalang tao. Katlo, bakit? Tinatalakay ang sanhi o dahilan ng pangyayari. Apat, paano? Itinatampok ang paraan ng pagkakaganap ng pangyayari. Lima, kailan? Binabanggit ang petsa. At ang pang-anim, saan? Itinatampok ang pook o lugar ng pinangyarihan. Sa pagsulat ng balita, dapat tandaan, may pamagat na nakagaganyak basahin. Nagsisimula sa pangunahing ideya na sinusundan ng mga detalyeng magkakaugnay.
Malinaw at tiyak ang nilalaman. Angkop na gamit ng malalaking titik at mga bantas. Wastong baybay ng mga salita at malinis na pagkakasulat. Narito ang isang halimbawa. Ang pagsabog ng bulkang Taal ng Pilipinas na may kasamang lindol at abo. Hapon ng Linggo, Enero 12, 2020, ang Taal Volcano sa Pilipinas ay sumabog. Ang gobyerno ng Pilipinas ay agad naglabas ng Alert Level 4 out of 5 na nagpapahiwatig ng isang mapanganib na pagsabog ay posibleng sa loob ng ilang oras hanggang isang araw. Ang nasabing kalamidad ay kumalat sa mundo sa pamamagitan ng social media na may mga kamanghamanghang mga imahe ng ilang kilometrong taas ng mga ulap ng abo na nag-iilaw dulot ng tinatawag na volcanic lightning. At ang lava fountains na binubugan nito ay mayahalin tulad na mas matas pa kaysa sa Empire State Building na makikita sa gabi. At pinakahuli, mga bitak sa lupa ng mga tahanan at kalsada. Ngayon mga bata, handa na ba kayo sa mga pagsasanay na aking ibibigay? Mula sa mga larawang ilalahad ng guro, tukuyin kung ano ang posibleng magiging bunga nito. Gamitin ang mga emoji bilang batayan ng kasagutan. Narito ang inyong unang pagsasanay. Pinamagatan ko itong paano kung. Paano kung naparami ang iyong kain ng matatamis? Posibleng sumakit ang iyong mga ngipin? Matutuwa ang iyong mga magulang? Gaganda ang iyong pakiramdam? Ano kaya ang posibleng mangyari? Tama, posibleng sumakit ang iyong mga ngipin. Ikalawang tanong. Paano kung papasok ka na sa eskwelahan, ngunit nakita mong nagbabadya na ang ulan? Hindi ka na papasok? Maliligo sa ulan? Magdadala ng payong. Ano ang posible mong gagawin? Tama, magdadala ng payong. Ikatlong tanong, paano kung nakakuha ka ng mataas na marka sa iyong pagsusulit? Magagalit ang iyong mga magulang? Matutuwa ang iyong magulang? Bibigyan ka ng dagdag na pagsusulit ng iyong guro. Ano kaya ang posibleng magiging bunga nito? Tama, matutuwa ang iyong magulang. Ikaapat na tanong. Paano kung palagi kang kumakain ng masusustansyang pagkain? Lalakas ang iyong resistensya? Tatamlayin ka palagi? Bibigyan ka ng pera ng iyong mga magulang. Ano kaya ang magiging bunga nito? Tama, lalakas ang iyong resistensya. Ikalimang tanong. Paano kung palagi kang nagtatapon ng basura sa tamang tapunan? Magiging makalat ang paligid? Mahihirapang maglinis ang kapitbahay? Magiging malinis ang kapaligiran? Ano kaya ang posibleng magiging bunga nito?
Ang tamang sagot ay, tama, mas magiging malinis ang kapaligiran. Para sa inyong pangalawang gawain, kwento ko, pagsunod-sunurin mo. Narito ang panuto. Basahin ang maikling talata gamit ang mga salitang una, pangalawa, ikatlo, sumunod, at panghuli. I-type sa comment box ang tamang pagkakasunod-sunod nito. Meron kayong 5 segundo upang i-type sa comment box ang inyong sagot. Si Jack at Jill. Si Jack at Jill ay pumunta sa burol para mag-igib ng tubig. Habang pababa, sila ng burol ay natumba si Jill at nahulog. Dahil dito, nabasag ang kanyang korona at nahulog din si Jack. Sa kwentong inyong binasa, alin ang unang pangyayari sa letrang A, B, C, D, E? Kung ang sagot nyo ay A, tama, pumunta si Jack and Jill sa burol. Alin naman ang ikalawang pangyayari? B, C, D, or E? Kung ang sagot nyo ay C, magaling! Nag-igib sila ng tubig dito. Ikatlong pangyayari, B, D, or E? Kung ang sagot nyo ay E, tama! Habang pababa, ay nahulog si Jill. Ano naman ang sumunod na pangyayari? B or D? Kung ang sagot nyo ay D, magaling! At ang panghuling pangyayari ay... Letrang B, nahulog din si Jack. Napakahusay niyo talaga. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Narito ang kabuuan ng kwento na may tamang sagot. Una, pumunta si Jack at Jill sa burol. Ikalawa, nag-igib sila ng tubig dito. Ikatlo, habang pababa ay nahulog din si Jill. Sumunod, nabasag ang korona ni Jill. Panghuli, nahulog din si Jack. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, paro-paro versus alpakoka. Narito ang panuto. I-comment ang salitang paro-paro kung tama ang pahayag at salitang koka kung ito ay mali. Para sa unang katanungan, hindi kailangang maging tumpak sa pagsulat ng balita. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay kokak. Ikalawa, ang sanhi ay dahilan ng isang pangyayari. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay paru-paro. Ikatlong tanong. Ang resulta o kinalabasan ng pangyayari ay tinatawag na bunga. Ano ang inyong sagot? Magaling! Paru-paro! Ika-apat na tanong. Sa pagsulat ng balita, kailangan ng angkop na gamit ng malalaking titik at mga bantas. Ang sagot ay paru-paro. Kalima, hindi kailangan ng pamagat sa pagsulat ng balita. Ano ang inyong sagot? Tama!
Tama! Koka! Ngayong natapos na ninyo ang mga gawaing aking inilahad, maaari ko bang itanong sa inyo kung ano ang inyong natandaan? Kumpletuhin ang pahayag, gawin ito sa sagutang papel. Ano ang inyong natandaan? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang isulat ang tamang sagot. Okay, ngayon mga bata, tingnan ko nga ang inyong mga sagot. Ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari ay mahalaga upang maintindihan natin ang takbo ng isang kwento o teksto. Dahil dito, mahalagang matutuhan ko ang kasanayan sa pagsulat ng talata na mayroong sanhi at bunga. Natutuhan kong gumagamit tayo ng mga nagpapahiwatig na mga salita kagaya ng una, pangalawa, pangatlo, sumunod, at panghuli sa pagsunod-sunod ng mga pangyayari. Ngayon, kunin ninyo ang inyong mga notebook at isulat ang inyong takdang aralin. Narito ang inyong takdang aralin. Sumulat ng isang talata sa sagutang papel na may sanhi at bunga tungkol sa mga kalamidad na nangyari sa ating bansa. Ngunit, bago tayo magtapos, ay nais ko munang bigyang daan ang isang katanungan na nasa comment box. Mula ito sa mag-aaral ng Lawang Bato Elementary School. Ma'am, paano po bang madaling maunawaan ang kwentong binasa? Okay, ito ang aking sagot. Madaling maunawaan ang kwentong binasa kung mapag-uugnay natin ang nagiging dahilan at kinalabasan ng mga pangyayari sa binasa. Sana'y nasagot ko ng maayos ang iyong katanungan. Ang iba pang kasanayan at karagdagang gawain sa inyong module ay tatalakayin na lamang ng inyong guro sa Filipino. Muli, ako si Ginang Eva Mariti Magdasok, ang inyong gurong nakabanding sa araw na ito na nagiiwan ng mga katagang ang karunungan ay hindi binabawasan, bagkus lagi itong dinadagdagan. Maraming salamat! God bless!